nasa ilalim na leaves. Kapag po yan ay natatakpan, hindi siya lalaki. So, ang gagawin natin is kailangan putulin natin. Pansinin nyo po, yung mga compact na succulents na tamang-tamay nabibigay na araw sa kanya, magkakadikit po siya at compress. Samantalang po pag etiolated, yung kulang sa araw, mas malayo po yung gap. May mga humahaba po yung stem. Ano kaya yung mga reason niyan, ano? Tapos ano ba dapat natin gawin dyan? Pagkakataon para pakita sa inyo yung mga dumating nating mga bagong halaman. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, nandito tayo sa ating collection ng mga succulents and cactus. At check natin yung halaman natin. Kasi meron po sa inyo na matagal nang nag-aalaga, tapos nakabuhay na, at the same time lumago na, tumanda na. May mga humahaba po yung stem. Ano kaya yung mga reason niyan, ano? Tapos ano ba dapat natin gawin dyan? At ayan po yung ating pag-uusapan ngayon sa video natin. Kaya ako ready na kayo, mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back, mga ka-MVP. At ngayon nga po, iikot ko kayo dito sa ating garden collection ko ng mga succulents. Yung iba dito ang hahaba na. Meron din akong ilang nagiging problema, yung etiolation na tinatawag, o yung paghaba ng kanilang mga stem. Makikita nyo yung example niyan mamaya at bakit nga ba nangyayari yan. Tapos, magpaparami din tayo sa pamamagitan po ng cutting. Sinanda ko na nga itong ating gunting. Papakita ko sa inyo yung pag-ikot ko dahil harvest time ngayon dito. At iisa-isahin ko sa inyo na ipakita yung mga humaba ko ng succulents, although yung iba etiolated, at excited na ako, kaya simulan na natin. Narito tayo ngayon sa aking mga collections, and kung makikita nyo, yung iba sobrang tatanda na at kahoy-kahoy na po, ano, at talagang magulang na. Yung iba naman, yan, eto, okay na okay sila, dahil makikita nyo naman po yung kanilang paglaki, talagang nag-develop na. Pero meron din pong lumalaki na humahaba. Yung reason po niya is kulang sa araw. Kasi itong mga ito, okay yung nabibigay sa kanyang araw. Pero ang mga succulents nyo po, kapag halimbawa na kulang sa araw, for example this one, nagiging etiolated. Ano nga ba yung sinyalis niyan, ano? Pansinin nyo po, yung mga compact na succulents na tamang-tamay nabibigay na araw sa kanya, magkakadikit po siya at compress. Samantalang po pag etiolated, yung kulang sa araw, mas malayo po yung gap ng kanyang mga dahon, yan, dun sa kasunod na dahon. Ibig pong sabihin yan, kulang po sa araw. Isa rin po yung reason yan is yung kulang naman sa tubig. Kapag nagkulang kayo sa tubig at nagkulang sa araw, maaari pong humaba yung succulents nyo. Bakit? Dahil po ang mga succulents ay katulad din ng ibang halaman na naghahanap sila ng paraan para makasurvive. So yan po yung way nila, yung mag-stretch ng mag-stretch papunta doon sa source ng light. So kung halimbawa po, pinwesto nyo po yung succulents nyo sa walang araw, katulad nito, yung kalahati niya makikita nyo na merong bubong. So, yung kalahati naman, nasisikata ng araw. Pansinin nyo po itong mga succulents ko dito, itong mga purple delight ko. Dito po, lahat nakaharap. Yan. Dito siya nakaharap at talaga naghahanap po siya ng sikat ng araw. So, ang tendency, stretch niya yung sarili niya, yung katawan niya para humanap ng araw. At yan yung reason kung bakit nagiging etiolated yung ating mga succulents. Yung pagitan po ng kanilang mga dahon is sobrang lalayo than usual na mga nakikita natin na magkakalapit, ano. So dito sa lowland madalas mangyari yan, pero hindi naman dapat pangambahan dahil part yan ng ating environment, ng ating climate, ano. Ang mahalaga lang, alam natin yung gagawin natin kapag nangyari yan. Although kapag pinaarawan nyo po yung mga etiolated na mga succulents, hindi na po sila magiging katulad nung dati na compress. Pero yung mga tutubo sa kanya, makikita nyong compress. For example, this one, ito po yung ating
Adolpi. Yan. Before, naging etiolated siya ang layo nung gap ng mga dahon niya. Tapos po, nung nilagay natin siya sa arawan, yung bagong sumulpot po sa kanya na dahon, ayan, compress na po. Ano, kasi nakakakuha na po siya ng magandang sikat ng araw. So, ano nga ba ang dapat gawin? Ito po, dalawang bagay yung pwedeng mangyari. Maaari po kayong mag-propagate, ikat sila, at the same time, matitreat nyo pa po yung etiolation niya. So, napakaganda niyan, ano? So, ngayon, magkakat tayo. For example, this one, yung mahaba natin na ghosty, ikakat natin yan. So, yan. Pag kinat natin, ang mangyayari, ito pong ating kinat, yan, compress siya, di ba? Kapag itinanim mo siya, maganda yung tubo niya kasi magkakalapit yung dahon. Unlike nung mga, yan, natitira na sobrang haba nung pagitan. So, ito, pwede nyo pong ibaon. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Pag-usapan muna natin yung pinagputulan. Kasi po, natatakot ako kapag pinutol ko, wala na pong dahon. Huwag kayong matakot. Ako nga dito, kumuha tayo ng sample ng mga pinugutan natin talaga. So, ayan, ito yung sample natin, ano. Actually, ito, pinugutan ko na siya. At kita nyo naman kasi before lumalaylay yan, nakatulad nito. But now, tingnan nyo po yung nangyari. Yan, kita nyo. Napaka ganda ng tubo. At compress na compress po yung kanyang mga dahon. So this one, ganun na rin yung gagawin natin. Puputulin na natin siya dito. Yung laylay na yan. At yan. Mananatili na lang ganyan yan. Tapos intayin na lang natin yung pagtubo. Huwag po kayong matakot dahil eventually po tutubuan yan. At ito pong isa na to, katulad nga po nung mga naputol natin, kapag hindi po natin pinutol to, mabagal po yung paglaki niyan. Yung tumubo sa kanyang suloy ng mga leaves. Pero kung halimbawa po naputol nyo, yan mapupunta yung energy niyan. Kasi nagtatravel pa po yung energy nito, sustansya, papunta doon, at napupunta pa po dito sa isang halaman. Pero kung halimbawa pong pinutol nyo yan, may stop na dyan, at ito naman yung mabibigyan ng atensyon at mapapalaki. Ito pa yung isang example ng ating pugot, ano. Pinugutan ko po yan siguro 6 months ago na yan. Medyo mabagal lang po sa lowland yung ganitong proseso, no. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nyo mapapansin yung oras. And this one, pinugutan ko, may sumupling dito sa gilid. Ayan, dito siya na pinugot, tapos may sumupling. And meron na naman doon sa kabila. So, yan. At the same time, yung pinagputulan ko po, ganyan lang oh. Nilalagay ko lang doon sa mga gilid-gilid. So, ito rin isa na to. At eventually po, ayan nga, kumapit na oh. Hindi ko nga nilubog sa lupa. Minsan kasi nakakalimutan ko. Kapag po kasi nagpugo tayo, iniintay ko pong mag-callus o mag-callio. Yan, tinatawag nating callus. Yung ating mga pinaggupitan. Para po matigas na, kapag tumigas na po iyan at parang naging malakahoy na po, that's the time po na itatanim ko na siya. Kapag matagal-tagal naman po, tinutubuan na rin po siya ng mga roots. Ayan, oh, kahit po hindi nakalubog sa lupa, kahit nga po ipatong niyo yan, hahanap at hahanap yan ang paraan matanim. Ayan, oh, kita nyo dito sa ilalim, inugatan. So this one, lalagay lang muna natin dito. Sabi ko sa inyo, ako po minsan nakakalimutan ko na talaga. Pero overnight po, pwede na. Kaya lang po, kung gusto nyo po at para safe kayo, kahit po 1 week. So, etong mga to, lalagay ko muna dito. Yan. At eto, bumagsak yung mga dahon ako. Pwede po yan na ipropagate din po sa pamagitan po ng paglalagay lang sa kanya dyan. Yan. Ganyan lang tayo kasimple, no? Napakadali. Kita nyo po yung mga nalaglag na dahon ko before. Ayan na siya, oh. Ayan, natuyo na yung dahon and yan, nagkaroon na siya dito ng mga panibagong babies. Napakabilis lang po ng ating proseso dyan sa pagpapadami ng mga succulents dito sa lowland. Kaya lang po, hindi siya kasing bilis kapag nasa highland, ano. Talagang patience is a virtue. Susubukin yung pasensya nyo. Anyways, ayan, iikot tayo dito sa aking mga koleksyon at magagugupit-gupit tayo. At hinanda ko na yung gunting ko. Tapos pakita ko sa inyo yung mga makukuha ko, ha.
Importante rin po na nag-titrim tayo at nagka-cut. Bakit? Kasi tingnan nyo, itong aking pinugutan dito, yan ay variegated minivel. Makikita nyo po na yung kanyang mga nasa ilalim na leaves, kapag po yan ay natatakpan, hindi siya lalaki. So, ang gagawin natin is kailangan putulin natin yung mga nandito dito sa may pinakataas niya para po mabigyan ng chance yung mga yan maliliit na plants na nasa ilalim, dahil hindi siya mag-grow kapag wala siyang natatanggap na sunlight. So importante po talaga na kapag lumago na yung ating mga succulents, gupitin na po natin, at that way mapaparaming nyo na siya, at the same time magbe-benefits pa yung mga babies na nasa ilalim. So eto na, naghinto na ako at medyo umiinit na dito sa greenhouse, sobrang init na at hindi ko matake, at ayan, ang dami natin nakuha, pero hindi pa ata tayo nangangalahati, ano, marami pa po tayong pwedeng pugutin. Ano ba yung mga nakuha natin? Yan, pamilya ng Tomentosa meron tayong nakuha, and this one, oh, yung parang kapamilya siya ng mga mother of thousands. Kaya lang this one is mapulang-mapula yung kanyang mga pinaka-tips. Kasi po, dun sa pagiging stress niya sa araw. So, ang ganda rin po nito. Ito ay pamilya ng kalangkowe din. And ano pa binakuha natin? This one is scallop, pero naging green lang siya. Hindi na siya variegated. Meron tayo ditong mga sedum. Yan. At magaganda. So, yung iba talaga magulang na, katulad nitong mga Mendocei. Ang dami kong Mendocei talaga, na talagang ganyan na po yung kanyang mga stem, parang woods na po. So, ayan din, hindi ko man siya kinalbo ng kalbong-kalbo. Pero this one, yung ating mga Purple Delight. Although hindi sila ganun ka-striking yung kulay, pero masaya rin sa pakiramdam na sila yung lumarami, nagiging kahoy at lumalaki under sa pangangalaga natin dito sa lowland. So, this one, papakita ko po sa inyo sa susunod nating video yung pagtatanim. Ito po, kapag halimbawang nag-cut kayo, para shortcut lang, ano, mabilis lang, pwede nyo po siyang ilubog sa agua oxinada o hydrogen peroxide, tapos itatanim nyo na siya kinabukasan. So, para iwas fungus. Pwede rin po kayong gumamit ng cinnamon powder kung halimbawang gusto nyo idaw-daw dyan, para pampabilis naman po ng roots. Yan, and ako po, ginagawa ko kasi sobrang dami na nangalaman ko dito. Ang ginagawa ko na lang is pinapatuyo ko silang mabuti. At minsan umaabot yan ng a week. So this one, pwede po 3 days lang yung patuyuin, or overnight lang. Pag nakita nyong tuyo na, pwede nyo nang itanim. Kaya lang po, ingat-ingat, kasi maaaring nga makakuha yan ng fungus o matunaw. Pero kung gagawin nyo po yung long method na tuturo ko sa inyo, yung 7 araw, isang linggo, okay na okay po yan, ano, safe na safe kayo. So eto, ililive ko muna po dito ng 7 days, siguro sa isang linggo, no, mabibigyan ko kayo ng updates. Tapos papakita ko po sa inyo kung ano yung mangyayari doon sa kanyang pagpugot natin. Yung mga nakikita nyo pong ganito, yan, kita nyo, green na green po yan, ano, sariwa pa po yan. And sa susunod na linggo, makikita nyo po yung magiging itsura niya.
And sabi ko nga sa inyo, minsan 1 week pa lang nagkakaroon na po yan ng roots. Kahit hindi po nakatanim sa lupa, nagkaka-roots po yan. Ito nga po, oh, mga aerial roots lang yan. Oh. Makikita nyo, no? Yan po. So, kita-kita tayo sa isang linggo at huwag kayong absent para makita nyo po yung updates dito sa ating mga pinugutan. Kasi kung isa po kayo dun sa mga nag-aalaga ng succulents na talagang nag-lash na, humaba na yung inyong mga succulents, eh, ito na po yung video na para sa inyo, no? At tutukan nyo po. Okay, samantalin ko na rin yung ating pagkakataon para pakita sa inyo yung mga dumating nating mga bagong halaman dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Ito po yung aming mga Korean succulents na TIG 35 o 34100, ano. So, ayan po. Meron din tayo dyan mga zebra. Ito rin po mga nakasale naming mga plants. And ang gaganda po niyan, ikot ko na kayo para makita nyo po yung magagandang halaman. Every Saturday po yung aming new arrival. And kapag Saturday po, yan, pwede kayo mag-place ng order. Lalagay ko na rin po dito yung aming page. Yan, Mini Dino Park and Eco Garden. Yung pong aming Facebook page, dyan po kayo pwedeng mag-inquire, ano, kung ano po yung mga gusto nyong halaman na makikita nyong bagong dating. Pwede po kayong mag-order. At the same time po, ayan, oh, meron din tayo dito mga, kita nyo, huh, maliliit na bouquet. So, napakamura yan. Yung starting price po namin is 25 pesos, ano. Ganyang kamura po yung ating mga magagandang succulents. Tapos, meron po kaming 34100. At yan po lang yung mga presyo namin dito. Tapos, meron din kaming mga arrangement dahil malapit na yung ating Valentine's Day. So, i-flex ko na rin po sa inyo to, no, yung aming bouquet. Etong bouquet na to, this is 300 pesos. Naka-arrange na po siya. Tapos, meron siyang mga pambalot wrap, tapos meron siyang teddy bear, roses, and eto po, yung pinaka base niya, 99 pesos lang. Ito yung tinatawag naming 99 pesos na bouquet. Yan po yung trending naming mga produkto na naka-arrange na. So, 99 pesos, makakakuha na kayo ng bouquet. Tapos, pwede na kayo na yung magbalot. And pwedeng kayo na rin po yung mag-arrange, mag-ayos ng mga ilalagay pang ibang mga decors. So, kung halimbawa gusto niyo naman pong palagyan, mag-a-additional na lang kayo, add-ons. Katulad nito, yung wrap namin is 50 pesos additional. Tapos kung gusto niyo palagyan itong mga teddy bear na to, 35 pesos lang po. At kung gusto niyo naman, merong mga rose, add lang po kayo ng 20. Ganun po, depende sa budget niyo. At ayan, mag-inquire po kayo. Ito namang isa namin ito is 149 bouquet naman, ang ganda ng lalagyanan niya, oh. Look. So ayan, pwede rin po yung pabalutan niyan. So ito po yung mga ilan sa mga bouquet natin na available po, ano, kung halimbawang gustong-gusto niyo po nung panregalo sa mga okasyon, sa birthdays, pwedeng giveaways, pwedeng-pwede po ito, no. At ngayon yung magba-Valentine's Day. Ito, trending po itong mga bouquet na to dahil ubod po ng mura at ang gaganda. Siyempre, napakaganda yan. Living gifts yan, eh. Buhay na halaman po yung ibibigay natin. At mas special po yung nagiging pagtingin dyan kapag halimbawa pong inyong pambibigay. So, yan po yung ating bouquet. Pwede po kayo mag-inquire sa ating page, Mini Dino Park and Eco Garden. Lalagay ko po dito. So ayan mga ka-MV, pinapanood nyo na po yung ating video, ano. At kung ganito na po yung estado ng inyong mga succulents dito sa lowland, yan po, pwedeng-pwede nyo po yung gawin, ano. At the same time, sabi ko nga po sa inyo, manatiling nakatutok dahil yung mga susunod na proseso po natin sa ating video, talagang magugustuhan nyo po. Dahil bukod sa nakapag-alaga na kayo, nakapagpadami na kayo, ang saya sa pakiramdam. Fulfilling po talaga yung pag-aalaga ng mga succulents. Lalo na po dito sa lowland. Kasi kung kapareho ko kayo ng klima, sobrang nakaka-challenge po talaga yan. At ayan, salamat na marami-marami mga ka-MDP sa inyong panonood, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment ng ating video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, ha, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, sa ating Facebook page, search nyo na po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na marami-marami mga ka-MDP and this is Hermes Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!